You're listening to Puma Podcast. I'm Bella Perez Rubio, Puma Podcast for Teka-Teka News. Anong nangyari sa mga aso natin? Bakit nagkaganito sila? O ba kultura mismo yung kalaban natin? Ba't sila naging kawawa? Ba't sila naging parang inaayawan? So, kumbaga, magkakaroon ka ng contemplation, ano? Na tayo mismo ang kumawawa sa mga sarili nating aso. In this episode, we listen in as Ian Alfonso, senior researcher at the National Historical Commission of the Philippines, talks about his new book, Dogs in Philippine History, with fellow historian Shao Chua. It was I think 1863 order ng Province of Manila. There was a province of Manila back then, no? Composed of the present-day Rizal province and parts of Metro Manila. Nagkaroon ng order. Kasi as early as August 16 of 1800, nagkaroon ng rabies outbreak sa Pilipinas for the first time, no? Inacknowledged na may rabies sa Pilipinas. At ang utos ng Governor General noon, patayin lahat ng aso sa Maynila. Lalo na yung mga stray dogs, no? At meron pang order noon na kailangan ng isang household, isa lang ang kailangan lang ariing aso. In excess of one dog, papatayin na yun ng gobyerno. Ayun, yun yung tinatawag natin mga dog war. Yun yung terminology ni Dr. Ludovice, no? Dog war. No? That's Ian discussing a chapter of his new book, tracing the presence of domesticated dogs in the Philippines across thousands of years. He was referring to Dr. Nicolo Ludovice, an animal historian and lecturer at the University of Hong Kong. Nagkaroon talaga ng dog war noong 19th century na di natin alam na may ganun palang pangyayari. Huwag natin masamain yung ginawa ng mga Espanyol. Ginagawa rin ito sa ibang bansa, no? Lalo sa Europe. Dahil yun lang ang default na pwedeng gawin ng mga gobyerno noon to eradicate rabies. Kasi wala pang bakuna noon. Ano? At hindi natin alam kung saan nanggagaling talaga rabies. At ang host talaga niyan, mga aso. Ian says this policy was especially harsh on street dogs. Here's how they did it. Nilalason, ano? At ito may oras yan. Ito, nakita ko kay Dr. Lubich itong oras na to. Sabi niya, pinapatay ang mga aso from 10 p.m. hanggang 4 a.m. Panahon na walang tao. Siyempre, ayaw mo namang maskandalo yung publiko, di ba? Ang ginagawa, may mga karne galing palengke. Papahiran nila yun ng substance, ng crystalline substance. They use strychnine, a strong and odorless poison. Tapos ikakalat yan sa kalsada sa Maynila. Kakainin yun ng mga aso. Tapos pagdating ng 4 a.m., yung mga basurero ng syudad, kukolektahin nila yung mga asong namatay. Di raw matapos yung kariton ng mga patay na aso kapag kinukolekta na. Yun yung inimplement ni Queen Isabella. This was Queen Isabella II, Spain's ruler at the time. Now, huwag silang patayin na inhumane, na paluin, whatever, no? Hindi ko masabi kung humane yun, eh. But this presented our colonizers with a significant problem. And then, hindi alam ng gobyerno saan itatambak yung mga patay na aso, araw-araw. Sabi pa nga sa mga reports, countless carcasses of dogs. Hindi alam saan itatambak. At nagkaroon ngayon ng order noong 1873 na ilibing ang mga aso na yan sa luneta, sa beach. Grabe. Ng luneta hanggang Tondo, yung beach na yan. Luneta became a burial site for a countless number of dogs, but it looked very different from the Luneta we know today. Tandaan natin na yung bagong bayan dati, na kanyang Rizal Park, ano, dating bayan yan. Nilimas lahat ng bahay dyan, ano? Tinanggal yung mga obstruction sa view, vista ng Intramuros, kaya naging malinis siya. Walang tao sa bagong bayan. Barren siya na lugar, ano? Na yung promenade na alam natin na pasyalan, isang portion lang yun ng luneta, para baka damo nga lang at tumutubo doon. Okay. So, naisip ngayon ng governor ng Manila noon na doon na lang itambak yung mga bangkay ng mga aso. So, naging libingan siya technically ng mga aso. Kung beach siya ng Gantondo, that's Rojas Boulevard. That's historian Shao Chua. To Rojas Boulevard ngayon. Yes, actually, The present day Rojas Boulevard. No? Yan yung beach ng Rizal Park noon. Isang buong chapter yung Rizal Park Luneta part. Dahil ang dami pa palang mangyayari doon na may kinalaman sa mga aso.
Huh? Yes, oo. Na, actually, ano siya, di ba? Parang doon mo nilibing yung mga aso, tapos parang doon mo papatayin yung mga revolusyonaryo, mga propagandista, sila Rizal. Okay. Some 23 years after the order to make a mass grave for dogs in Luneta Park, our national hero, Jose Rizal, would be shot there, turning at the last minute to face his Spanish executioners. That park, as we all know, is named after him today. Actually, yung same thoughts kong yun, binanggit din siya sa footnote ni Dr. Lubiche. Sabi niya, napaka-uncanny ng pagkakataon na ang bagong bayan mismo ay magiging historical sa mga Pilipino dahil dyan pinatay ang mga dakilang tao niya. But it's not all doom and gloom. More on our history with man's best friend after a quick break. The Philippines has the highest dog ownership in all of Asia at 67%, according to a Rakuten study cited by the U.S. Department of Agriculture. But how did we get here? Ano ang tingin ng ordinaryong Pilipino bago dumating ang Espanyol sa aso? Ang basis ko lang dyan ay si Alcina. Francisco Ignacio Alcina was a Jesuit priest and a Spanish historian. Ian says his work contains the earliest records of domesticated dogs in the Philippines. At ito ay katotohanan sa lipo ng Bisaya noong 17th century, to be exact, 1668. Nagulat si Alcina na isang Kastila sa affection na binibigay ng mga ninuno natin sa mga aso. Sabi niya, niyayakap, katabi matulog, pinapakain. Mas mahal pa nga raw ng mga Bisaya ang mga aso nila kasi sa mga anak daw nila. Ganun niya describe yung pagmamahal sa aso. Tapos nabibirduhan siya kapag kinikiss ng mga bata yung mga aso. Kahit alam naman nila na halimaw, bis daw yung aso na yan. In short, Ian says this love of dogs predates the Spanish occupation. And it was for dogs that very much resemble the Ascals or Aspins, short for Asong Pinoy, that we know today. In fact, our ancestors were so attached to their dogs that they rejected the foreign ones, at least at first. At sinabi pa ni Father Alcina na ayaw daw ng mga ninuno natin mag-alaga ng mga foreign breeds. Bakit? Bukod daw sa tamad, may gamit ang mga aso noon sa buhay ng mga ninuno natin. Ano? Yes. Sila ay nagkapagbigay ng ginhawa sa komunidad. Kasi nga, dahil nga medyo siguro hindi sila sanay sa terrain. Nang ang binanggit na dalawang breed ni Father Alcina noong 1668 na hunting dogs, yung Spanish bulldog sa Spanish mastiff, malalaking aso to mga to, no? So siguro yung ating aso, mga aspin natin, na medyo tamang-tama lang yung laki nila, yung liksi nila, para magalugad yung gubat, ano? Even the etymology of certain words, Ian says, points to our close relationship with our dogs. Kaya nga ang root word ng pangangaso ay aso, di ba? Kasi okay, silang ginagamit sa pag-hunting. Kaya sabi ko, napaka-rich talaga ng language ng Pilipinas. Ultimo ang ating word for hunting, pangangaso, ay galing sa salitang ugat na aso. At sa ano, sa Bisaya, pangangayam, ano? Ay, mangayam. Ayam is dog sa Bisaya, ano? So yun, hunting ang pangangayam. Ganon nila minamahal ang aso noon dahil sila ang nagbibigay ng ginhawa rin, ano? Part sila ng pagkapagbigay ng protein, ng source ng pagkain sa mga ninuno natin. Pero ito nga, ito pa yung napakagandang quote ni Alcina. Sabi niya, wala nang ibang tao sa mundo na ganito ka-terrible magmahal sa aso, kundi ang mga Pilip, mga Bisaya, ang mga katutubong ito. So what happened to our love of aspens or local dogs? Sana itong librong ito ay makatulong na ma-appreciate, lalo na-appreciate naman natin ngayon yung aso, yung aspin natin ngayon. Ano? Pero sana mas ma-appreciate pa lalo natin. Ito naman kasi yung purpose ng history para sa akin. Eh. Ma-inspire tayo. At through this sana, ito through this material, ano, through this humble contribution ko sa bayan, ma-tap uli natin yung source ng pride, ng dignity, na at mabigay din sa mga aspin yung karapat dapat na pagmamahal sa kanila. Na noon pa mang unang panahon,
minamahal na sila ng mga ancestors natin. Ano? Tayo ay descendant ng mga ninuno natin. Ipinamana rin nila sa atin itong mga asong ito. Naging kawawa lang sila through time. Ano? Pero dapat natin ibalik uli yung regard ng mga ancestors natin sa mga aspin. And that was today's episode of Teka Teka News. Again, I'm Bella Perez Rubio. This episode was edited by Pidoy Blanco. Our executive producer is Jill Caro, and our senior news editor is Veronica Oy. And if you're watching this on YouTube and you like this episode, please take the time to click the like button and subscribe to our channel. Thanks for listening.